Of the minority. Oh, Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of debate. So move, Mr. Speaker. A joint motion to terminate the interpolation of the proposed budget of the Department of Health. Is there any objection? The chair here. Ito ang AJ Bueno Vlog. Mga kabangers, kahit sa mababang kapulungan, nagkaroon ng tensyon ang mga mambabatas ng umano'y railroad ng mga opisyal ng Committee on Appropriations ang 2025 budget ng DOH o Department of Health. Bagamat hindi natuloy ang sapukan ng mga kongresista, katulad ng nangyari sa Senado kay Senador Alan Peter Cayetano at Senador Mig Zubiri na muntikan ng magkasakitan. Nag-agawan naman ng mikropono sina Agri-Partialist Representative Wilbert Lee at Northern Samar 1st District Representative Paul Daza. Sumigaw si Representative Lee nang ayaw siyang pagsalitain ng mga kasama niya sa mayorya na nais nang maaprubahan ang alokasyon para sa DOH. Bago pa man usisain ni Lee kung mayroong quorum, pinatayan siya ng mikropono. Sumingit naman bigla si Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Janet Garin upang suportahan ang motion ng minority na tapusin ang period of interpolation ng budget. Nagbingi-bingihan naman si Deputy Speaker Duke Frasco na siyang presiding officer noon ng plenaryo at binaliwala ang protesta ni Representative Lee. Bagamat malinaw na may protesta, idiniklara ni Frasco na wala siyang naririnig na pagtutol sa motion ni Garin at ng minoridad. The Honorable Co. for that assurance, I think all our doctors in this country will be very happy with that development. And on the issue on utilization of PhilHealth funds, there was some discussion about increasing case rates of instead 30% but 50% to increase utilization for the poor patients in the wards. What we call, as clarified in the memorandum issued by Secretary Herbosa, why not increase case rates for poor patients so there will be now more funds for all hospitals for medicines, x-ray, and other ancillary services? Because I was told there were already discussions before at the PhilHealth level to do that. May we get a response from the sponsor on the possibility of increasing case rates to increase utilization, specifically for the poor patients who are eligible under the universal healthcare law on no copay, no balance billing, no out-of-pocket? Mr. Speaker, the increase in the case rates will include the level 1 infirmaries. So, which also includes the benefits of PhilHealth. More or less po across the board. Okay. Baby steps, that would be an improvement already. But if the PhilHealth will consider that previous proposal about maybe prioritize the increase of case rates for the NBB patients, for the poor patients in the ward beds. Because there were already discussions in the past regarding that, and I was wondering if that's still on the table and if that's something PhilHealth can include in their agenda. Yes. But thank you for the response earlier. I think that's already a big improvement. But this is specifically for the poor patients, as I mentioned earlier. Yes, Mr. Speaker. But yes, the answer to that, to your query, is included. Okay. Thank you, Mr. Speaker. Again, I'd like to commend the sponsors for your patience. I know sometimes the debates, the exchanges get heated, and we appreciate your understanding and patience with the members of the minority. Because I know sometimes we all get emotional. And I appreciate
what the vice chair and the chairman have done to make sure our concerns and issues are addressed. Thank you so much to our vice chairs and to the other sponsors, Mr. Speaker. Again, I'd like to thank the Department of Health officials who spent essentially 2 days with us. Thank you so much for addressing many, if not most of our concerns. And Mr. Speaker, having no more members of the minority... Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of debate. So move, Mr. Speaker. There's a joint motion to terminate interpolation of the proposed budget of the Department of Health. Is there any objection? The chair here is not. Let me question the interpolations on the proposed budget of the Department of Health is hereby terminated. Let me question the quorum, Mr. Speaker. Question suspended. Mr. Speaker. Sama ang loob ni Representative Lee sapagkat hindi siya nakakuha ng maayos na sagot sa kanyang mungkahing itaas ang PhilHealth coverage para sa mga medical procedures tulad ng chemotherapy at mga mamahaling scan examinations para sa mga miyembro. Sa kanyang interpelasyon noong nakaraan, ipinakiusap ni Representative Lee na ibigay ng libre ang mga salamin at maipatupad ng tuluyan ang no balance billing. Dahil hindi masagot ng DOH ang mga kahilingan ni Representative Lee, ipinagpaliban noong Martes ang deliberasyon ng budget ng kagawaran. Under the guidance daw po ito ng ating Pangulo, kailangan ba na under pa, kailangan ba na ang Pangulo pa ang magutos nito? Kailangan ba na under the office of the President ang PhilHealth para mapabilis ang mga increase? Panahon na siguro, Mr. Speaker, Madam Sponsor, na isipin natin na ilipat na itong ahensyang ito, PhilHealth, at isailalim sa office of the President kung ito lang ang magiging paraan para bumilis ang pagpapalawak ng mga benepisyo, mabawasan ang takot at pangamba ng ating mga kababayan sa pagkakasakit, mabawasan ang mga namamatay dahil po sa napakabagal ng paggalaw, napakarami nating mga kababayan ang hindi na po nagpapahospital. Pero ang tanong po, Mr. Speaker, Madam Sponsor, lumalabas kasi dito, kaya naman pong pabilisin. Kaya ang sweep approval ng mga kinakailang benepisyo at serbisyo. Ang tanong ko po, nagkumbina rin ang BenCom at PhilHealth Board nung in-approve ang hemodialysis benefits. Bakit ito lang ay in-approve? Tingi-tingi na naman at tinipid na naman ang buhay at kalusugan ng taong bayan, Mr. Speaker. With all due respect to the DOH, pero nakakadismaya po itong ganitong galawan at ginagawa nila. Nagbibingi-bingihan ng mga opisyal ng kagawarang ito o manhid na ba ito sa mga hinaing ng mga Pilipino? Ilang meeting pa ba ng BenCom at PhilHealth Board ang ihintay natin? Mr. Speaker, Madam Sponsor, correct me if I am wrong. Ang miyembro po ng Benefits Committee ay 7 na pinangungunahan ng Secretary of Health. At pagkatapos i-approve ng Benefits Committee, ito ay ipapasa sa PhilHealth Board na 13 ang miyembro. Itong 7 ito na miyembro sa Benefits Committee ay siya rin pong miyembro ng PhilHealth Board. Mr. Sponsor, Mr. Speaker, Madam Sponsor, ito po ang aking katanungan. Nasa kamay na lang ba ng 13 taong ito ang buhay at kalusugan ng mahigit na 114 milyong Pilipino? Ano po ang gusto nilang gawin dito? Mr. Speaker, Madam Sponsor, nganganga na lang ba tayo habang hinihintay kung kailan nila i-approve yung panawagan natin para sa mas maganda at ramdam na benepisyo mula sa PhilHealth? Mr. Speaker, Madam Sponsor, Diyos po ba? Diyos ba? Itong 13 taong ito na malamang ay nandito sa harap natin lang yun. Kung nandito po sila at kinakailangan na ako, Mr. Speaker, Madam Sponsor, ang magmakaawa para sa taong bayan, gagawin ko po ito. Maawa po kayo sa ating mga kababayan. Wala na ba tayong pakialam
sa mga lumalala ang sakit, sa mga namamatay, sa mga nauulilang pamilya na biktima ng napakabagal na pagtugon ng gobyerno sa kulang-kulang at napakamahal na mga serbisyong pangkalusugan. Mr. Speaker, Madam Sponsor, bakit hindi man lang natin magawang mag-overtime para dito? Yung pong hinihingi nilang a little more patience. Pero ang nangyayari ay more patients suffer and even die for that little patience they ask of us. Patatagalin na naman natin ito, Mr. Speaker, Madam Sponsor. Para saan pa? Para i-dribble na naman tayo sa susunod na budget deliberation. Since, Madam, Mr. Speaker, Madam Sponsor, sinabi ko na po, kailangan itaas agad-agad ang mga benepisyong paulit-ulit na po nating itintulak dito sa Kongreso bago pa ang plenary deliberations. Mr. Speaker, Madam Sponsor, wala po ni anumang plano o timeline na hinihintay po ng publiko or kung ano man ang problema, kung saan po tayo pwede natin silang tulungan. Mr. Speaker, Madam Sponsor, I am left with no choice but to move Mr. Speaker, to defer the budget of the DOH until the Secretary commits to suspend. Hello mga kaabangers! Inaanyayahan ko kayo na manood ng aming vlogs araw-araw tungkol sa issue ng mga nangyayari sa ating bansa. Iba na ang may alam. So paano? Hihintayin kita dito lamang sa AJ Bueno Vlogs. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat, kaabangers!